Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. Isang mapagpalang araw sa ating lahat kasi makapag-share naman tayo ng bagong kalaman sa inyong motosiklo. And for this video, ito yung karugtong ng Yamaha Musol I-125 na ayaw umandar at biglang tumirik sa daraanan. Now, part 1 ay ang unang troubleshoot natin ay yung error 28. Yung bilang 28 na blink niya, yung dalawang mahina at yung walong mabilis. So, na-check natin, nakita natin na ang problema ng kanyang motor ay ECT socket. So, nasa cylinder head. So, okay na yun. Na-solve na natin yun. Pangalawa is, ayaw siyang umandar. So, chinay ko ulit. Binuksan ko yung cleaner. Doon natin na-discover yan na mayroong mga maraming buhangin na nakapasok. Since ayaw siyang umandar, nag-isitit ako na tatanggalin ang kanyang throttle body, yung intake manifold, at saka yung cylinder head sa cylinder block. Doon na-discover natin, guys, is nagkakaroon ng knocking or yung piston niya ay nagkaroon ng pagtigas. So, ibig sabihin is naubusan siya ng oil. So, yung part 2 is yun ang pagbaklas. Ngayon, itong finale guys, ito yung pagkasimbol at bagong pisa na i-assemble natin sa kanyang makina para mapaandar natin at matapos na ang problema ng Yamaha Musol I. Yan ang ipakita ko sa inyo guys, ipapakita at yan ang babahagi ko sa inyo sa video ito. Let's go! So, ito na guys, ang natin gagawin is tatanggalin natin itong piston na nagkakaroon ng pagtigas sa kanyang connecting rod. So ayaw na siyang gumalaw kasi nga is nagkakaroon siya ng pag-overheat dito sa kanyang pin. So yan yung pin guys dito sa gitna. Since naubusan siya ng oil, so nagkakaroon siya ng pag-knocking. So ayaw na siyang gumalaw. So anong gagawin natin dito para makatipid yung may-ari, hindi na kailangan pang overhaul yung makina kasi kapag overhaul pa natin, is magkaroon tayo ng mabang oras. Ang gagawin ko na lang, babasagin ko na lang itong piston, so bibiyakin ko na lang yan para hindi na kailangan pang overhaul yung makina. So ang sunod na gagawin, pag matapos natin matanggal yung piston ay dilinisin natin yung cylinder head niya, babalitan natin ang bagong valve seal, so dilinisin natin siya ng gasolina, ang intake at saka exhaust. Pagkatapos, yung throttle body niya at intake manifold ang isusunod. Itong block na ito, so itong bore na ito, so hindi na kailangan pa nating gamitin kasi yung chrome bore ito, hindi na siya pwede i-rebore. So nakabili na ako ng bago guys. So ito na yung bagong block natin at saka yung bagong piston. So kunin natin yung piston. So medyo may kahirapan yung piston kasi niya is bago pa. So mahirap siyang bunutin. Kailangan natin bunutin yung block. So yan guys, nabunutin natin yung bagong block. So ito yung bagong block natin. So yan, ito ay isang class A lamang o replacement at hindi ito isang original. Kasi nga sabi nung kaibigan ko na binilan ko nito ay pahirapan daw makahanap ng original na cylinder block ng mga Yamaha. So ang daming stock sa kanya ay mga class A lamang o replacement. So ito yung katabit natin na bago guys. Yan yun naman yung piston ring na sa gilid na nakita nyo. So sa class A na block guys is may kasama niyang piston ring. So ito yung piston niya, ito yung piston ring. So yung piston ring kabalot pa. Tapos may kasama siyang mga bis gasket sa cylinder head gasket. At may sticker pa ng manufacturer. Ayos. So ang sunod natin gawin guys, pagkatapos natin malinis yan, yung mga sinabi ko kanina. So sunod natin video, isusunod natin na video ay pag-assemble naman. Ito naman yung nabili kong bagong oil. So may kasama siyang package na gear oil. Papalitan natin ang kanyang gear oil para kumpleto sa Ricardos. Yes. So ito na guys, nangyayari sa kanyang motor. So binaklas ko yung buong makina niya. So inalis ko siya sa kanyang chassis. So yan yung chassis niya. Inalis ko siya guys kasi nga is nahirapan akong tanggalin yung piston. So ito yung unang piston niya, yung original niya. Sunog na sunog. Nakakaroon ng pag-overheat. Ang nangyari kasi, nagkaroon na pag-stack up yung piston pin dito. Kaya nahirapan ko. Una kong ginawa sa kanyang motor ay tinanggal ko yung piston. So yan, sinira ko to. Kaya lang, dito ako nahirapan sa piston pin niya. So, natagalan ako sa kanyang piston pin. So, isang araw ko din itong tinanggal. So ngayon ko lang ito natanggal. Ito yung pinaka natitirang piston pin niya. Una, ginrain ko lang yan hanggang sa maubos. Ngayon, na-install ko na yung bagong piston guys. Ito na yung bagong piston niya, standard. At ito ay isang class A lang. At ang ginawa ko,
para matanggal ko to, guys. Ika since wala akong polar na to, is manumano ko siyang tinanggal gamit ang mga sirang bearings. Ito, guys. So yun ang ginawa ko, kaya medyo natagalan ako, saka to nalagay ang piston. So yan, nalagay ko na yung piston. Kasi insan ko na napakita kung paano ko nilagay yung piston. Ngayon, ito namang block ang ating ilagay, guys. Yan, i-install na natin yung block para makabit na natin yung cylinder head. Yes. Simbolan natin yung block, guys. May katanungan dyan tungkol sa kanyang mga motor or hindi related sa motor natin na bawa natin, mag-comment dyan sa baba at sagutin ko ang mga katanungan. At kung ikaw ay bago pa sa aking channel, guys, hiningi kong suporta bilang pa-subscribe at pinutin na rin ang bell icon para lagi kang updated sa aking mga bagong video na in-upload. Maraming maraming salamat. Aww. Yan. Kalimutan natin ang tensioner guide. Yun, masok rin. Yes. Nahirapan ako kahapon, guys, kasi nga is ito magiging resulta kapag walang oil yung makina nyo. So napaka-importante po talaga na mag-change oil. Sa halagang 250 pesos di masira ang yung motorsiklo. Pero nito, ang gagastusin is umabot ng 4,000 pesos. Pero kung sa ibang shop kayo, hindi ito umabot ng 4,000 pesos. Kasi nga, guys, ang estilo ng iba ng ibang shop is kailangan talaga siyang i-overhaul at papalitan ng bagong connecting rod para hindi na sila mahirapan. Kasi yung piston pin nagkakaroon ng pag-stop up sa kanyang connecting rod. So ito yun. So ang mga mekaniko, para hindi na sila mahirapan, magsuggest sila sa owner na kailangan i-overhaul yung makina, palitan ng connecting rod. So ang mangyari is magkakaroon ng malaking gastusin sa inyong motorsiklo. Sa akin kasi is nagkaroon ako ng idea na ganituin na lang, natanggalin yung piston pin at manumanuhin para magkakaroon ng makapag ano ang customer, hindi ganong kalakihan yung gasto niya. Kasi ang totoo lang, para hindi na mahirapan ang isang mekaniko is i-overhaul yung makina. Ako lang, malaban ako sa customer, guys, kaya ganyan ang pangalan ko. So ako na lang yung nagtitiis para matanggal itong piston pin. So next natin yung topic is kanyang cylinder head. Ayos. So ito na siya. Nasimbolan natin yung block. Nasimbol ko na yung cylinder head. At i-insert ko lang dyan sa ibaba yung video na short clip kung paano ko tinaming yung balbula. So ang balbula natin sa intake ay 0.06 ang kanyang na kanyang valve clearance. At ang exhaust naman ay 0.10 mm na valve clearance. So i-assemble natin sa kanyang motor. Bike natin yung asan chassis pala, ibag natin sa kanyang chassis. Tapos itong cylinder head ay takpan na rin natin yung valve socket cover niya. So ito yun, para matry natin paanda rin at matapos ng ating part 3 ng trabaho ng Yamaha Musul ay na mahirap anda rin at nagkakaroon ng pag-knocking sa kanyang makina. Ayos, ito na, guys, nabalik ko na yung buong makina sa kanyang chassis. Ngayon ang kulang na lang is yung intake manifold yung at saka total body. So ito yung total body natin, guys. Malinis na siya. So yan, ganda na yung bagong total body natin. Bumalik na sa kanyang totoong kulay. So yung intake manifold natin, maganda na rin, maliwalas na rin ka ng loob. Ayos, ito na, guys, nasimbol na natin yung buong makina. So nasimbol ko na yung nalinis itong total body, yung intake manifold natin. So pina-fuel inject ko na rin ito, guys, para sure talaga na maganda ang takbo ng owner ng motor ito. So before natin pandarin yung motor, so shout out muna sa kanila dyan sa Balance Engine Motorcycle, sa lahat ng mga mekaniko dyan, especially sa owner na si Boss Jan
Janden Bertual at sa kanyang chief mechanic na si Junjun Tura. Shout out sa inyo, shout out sa inyo lahat dyan, boss. Maraming maraming salamat sa pag-ipay cleaning ng pag-check ng ating injector. So ito na guys, pandarin na natin yung motor para matapos na ng ating trabaho at magamit na ng under ng motorcycle. So on natin yung ignition and pandarin na natin, tumunog na yung injector. Yan guys, yan under yung trabaho, yung trabaho natin ng motor. So nung part 1, pinakita ko dun sa inyo ang unang troubleshoot natin, itong code 28. So yun yung problema kaya nagkaroon ng blink-blink sa dashboard. Yung part 2 natin is ayaw pa rin siyang umandar. So ngayon tinroubleshoot natin, nakita natin doon sa kanyang air cleaner is napuno ng putik. So ngayon dinismantle natin at na-discover natin is nagkaroon ng pag-overheat dahil yun sa naubos ng kanyang oil at nagkaroon ng nakalimutan ng owner na magkapalit ng oil ng kanyang makina kasi nga yung owner nito ay isang courier ng isang parcel. So sabi niya is bago pa rin yung change oil niya, pero niya nalalaman na yung oil niya is unti-unting naubos at nawawala dahil nga guys is may leaking din ang kanyang panggilid na makina. So dito yun, napalitan ko na yung oil seal. So bago na yung oil seal niya, original pang pinalit ko dyan para hindi na rin mababawasan ang kanyang oil. So advice ko sa owner na after pinalitan natin ang bagong bore, ito yung bagong bore natin guys, advice ko sa kanya is dapat every 25 days is magkapalit na siya ng oil, first change oil ng kanyang motorsiklo. Kasi nga is yung bagong oil natin na pinalit ay magkaroon niya na pagdumi kasi yung makina is nahalo na ng na dumidikit na yung unang oil sa kanyang makina. So nagkakaroon ng pag-itim. So matik na yan nung mga unang video next week noon kung bakit nagkakaroon ng kulay itim ang makina at every time mag-change oil ay kulay itim pa rin yung lumalabas kasi nga is dumidikit na yung oil na sa makina. So listen learn guys. So naka-base pa rin ang maintenance na yung periodic maintenance na yung motorsiklo, naka-base pa rin yan kung gaano niyo ginagamit ang inyong motorsiklo. So kung ginagamit pangkabuhayan, so matik na yan, 25 to 30 days magkapalit na kayo ng change oil. Pero kung service lang, kahit 2 months pwede. Pero pag ganyang sitwasyon, nababad sa pagtatrabaho ang inyong makina, so dapat na minomonitor yung oil. Napaka-importante po ng oil kasi yun pong nagkaroon ng lubrication sa lahat ng parts ng ating makina. So yan muna guys, shoutout nga pala sa lahat na napashoutout yan sa baba. Maraming salamat sa pagsuporta ng aking channel at laging panood. Sana ay may natutunan kayo at abangan niyo ko laman kung kano kaparanti ang oil sa ating makina. As always, lagi maging espaneo. God bless.